Unahin na po natin ang Pangulong Duterte ay nakauwi na, di ba? Nakauwi na po ang Pangulo dito sa ating bayan after a 3-day or 4-day successful visit sa ika nga ay doon sa China at sa Hong Kong. Pero ang matindi na ginawa ng Pangulo nung siya po ay nasa Hong Kong, yung hindi ginawa nung punyeta na Pangulo natin dati na si Benigno Aquino, yung buang na hindi humingi ng kapatawaran o apology sa Hong Kong people dahil sa pagkamatay ng 8 Hong Kong tourist nung pag-upo ni Buang noong 2010, di ba, hostage crisis. Ayaw niyo na mag-apologize kasi magkakaroon daw ng problema, diplomatic, bla bla bla. Talagang kulang-kulang, talagang abnormal. Yung hindi ginawa nung gobyerno noon ay ginawa ng administrasyon ngayon. Ang ginawa po ni Pangulong Duterte, humingi po ng kapatawaran sa nangyaring pagkamatay ng 8 Hong Kong tourist noong 2010 pa. Akalain mo yan? Ibang Pangulo ang humingi pa ng kapatawaran para doon sa ugo na Pangulo. Trabaho dapat ng buisit na Pangulong yun na si Pinoy na magsabi ng we're very sorry for the death of the 8 Hong Kong tourists. Hindi. Ang Duterte, after 6 years, ang nagsabi, humingi po kami ng kapatawaran doon sa namatay na 8 kababayan ninyo. Ang Diyos ko po naman. Talaga pinakita lamang po nung isang Pangulo na talagang ala siyang yagbols. Itong Pangulo naman na ito ngayon, meron. Matapang pero may puso. Mabuhay po kayo, Pangulong Duterte, for doing so. For being brave enough, and ask for an apology. Eh, mahirap hindi yung basta-basta yung gano'n pag pinuno ka. Dahil bit-bit mo ang buong sambayanan. Pero hindi niya kasalanan humingi ng kapatawaran para lamang mawala na yung galit ng mga Hong Kong nationals. Salamat po, Pangulong Duterte. O bueno, kanina po, nabanggit po natin na Pangulong Duterte after, well, actually, 2018, after 8 years, finally, ang gobyerno po ng Pilipinas apologizes to the Hong Kong people dahil kung natatandaan po ninyo noong 2010, 8 Hong Kong na turista na namasya lang sa ating bayan, pinatay ng buang na hostage taker. Ang gobyerno natin, hindi mala nag-sorry, ayaw daw dyan mag-sorry kasi may mga complications daw sa mga bilateral, etc. at kung ano mga kaeklat na pinagsasabi ng buang. Finally, yesterday, somebody was bold enough, talaga namang kilala namin na mayagbols yung tao, nag-sorry. On behalf of the Filipino people, we are sorry. Ayan po, ginawa ng Pangulong Duterte natin. Hindi niya termino, hindi niya administrasyon, pero inako, humingi ng kapatawaran. Para lamang, siyempre, iba ko kasi pakiramdam nun namatayan ka, napatay. Yung nakapatay, hindi mo lang nagsorry, at least kahit na magdusa ka dyan, kung magsabi yung tao ng sorry, medyo mababawasan yung pighati, ika nga. Lalo pa yung Pangulo o yung leader ng bansa na yun ang magsasabi ng sorry. Nasa linya po ng telepono si Professor Dindo Manhit, ang political analyst po. Ito kaibigan natin, suki natin noon pa. Magandang umaga, Professor Dindo, sir. Magandang umaga, Erwin. Magandang umaga sa iyong mga tagapakinig. Alright, let's talk about ito pong unahin po muna natin. A lot of issues actually. Unahin po natin ito pag-apologize ng Pangulong Duterte sa Hong Kong kahapon doon po sa nangyaring hostage crisis noong 2010. Ano pong implication nito or if there is any or impact, sir, sa political man o sa personal o sa ating bayan? Ano po nakikita ninyong impact nito? Yung paghingi ng sorry ng gobyerno ni Duterte sa mga tiga Hong Kong, sir? Una, magandang hakbang ito dahil magkakaroon ng closure ang isang hindi magandang nangyari sa ating bayan. Sabi mo nga, 8 years ago, no,
na alam naman nating nagkaroon talaga ng pagkukulang at pananagutan ng ating, you'd say, law enforcement agency sa mga nangyari. Uh-huh. Mga Hong Kong tourists, at it might have affected the tourism, yung ng pagpasok ng mga taga Hong Kong na magandang pagtingin nila sa Pilipinas as a site to visit. No? Kaya ito isang magandang hakbang at sana this can open up a positive and strong relationship between Hong Kong Chinese who has been a close friend of the Filipino people through presidencies or through governments. Kaya may nakikita tayong malaking positibong aspetong ito. Ang sa akin lang i-raise siguro ay, of course, minsan pag humingi ka ng sorry at tinanggap kung may pagkakamali ka, hindi natin mapipigilan. Baka may lokong isang abogado na Hong Kong mag-iisip na kasuhan ng gobyernong Pilipinas for negligence. Iyon ang, I think, yung kinakatap itong previous government. Ayon. Na it will not stop, especially na may balita na behind the scenes, there was an attempt naman to settle at that level, no, to the victim's family. So, balibalita nga lang yan. Apo. We were all not privy to nagkaroon ba ng settlement. Pero yun nga lang, di ba? Alam naman natin, may mga abogado, talaga magkakaroon na isip mo yun. Tinanggap na ang pagkakamali. Kasuhan na natin sila. Alright. Yun lang ang mahirap. Okay. Moving to another part of the foreign trip ni Pangulo sa China. Ito pong bilateral meeting with Chinese President Xi Jinping. Gumaganda po ang relations. I am sure ay maganda ho ito. Di ho ba? Magandang pangitain ito. Pero may mga agam-agam ng ilan na hindi ho kaya tayo nadidihado sa West Philippine Sea dahil dito sa baka tayo dihado dito sa ika nga mga kasunduan na ito, more businesses, more packages, more investments sa FDI, foreign direct investment from China, etc. Pero naman baka ang kapalit itong West Philippine Sea, itong pangamba. Pero the government, Duterte's government, saying na hindi. Hindi naman yun ang kapalit nun eh. Hindi naman natin inilatag na sa table na ito. Tulungan nyo kami, ito yung West Philippine Sea, ito yung isla namin. Wala naman daw hong ganun, according to my sources or insiders, Prof. Well, pero what do you think? What your assessment? Any stronger relationship with any neighbor, any friendly nation, positibo yan sa ating bayan. No? Ang dapat lang nating pag-aralan, sundan, bantayan, ay madami nang nababanggit ng mga investment mula sa China. Pero our own government records nagpapakita na hindi klaro ang pagpasok nila. Uh-huh. Puro announcement, puro agreement. Mm-hmm. Mula nung 2016, nung unang bisita ng ating Pangulo, bisita rin siya last May, every year. Ito yung pangatlo ng niyang pagkita sa mga matataas na pinuno ng China. So magandang, sana naman may mangyaring katotohanan. Pero Prof, makasingit lang po ako, hindi mo ba considered na ang China ang ating trading partner dahil katabi ho natin at alam naman ho natin common, makikita sa mga tindahan puro made in China yung mga bilihin natin. Yun ang ibig sabihin ko, Erwin, papasok produkto ng China, lugi tayo doon. Yan ang ibig sabihin ko. Investment lamang tayo. Exactly. Papasok ng mga produkto natin papalabas, okay din. Pero tatawag namin dyan sa ekonomiya, trade deficit. Kumikita ang China sa atin. Ayun. Palakasin natin ang tunay na partnership. Oo. Kita natin sa ibang banda. Madami tayong inaangkat, madami rin tayong inilalabas, papunta sa kanila. Para balanse. Madaming tunay. Balanse ang hihingi natin. At dun sa pangalawang issue na nabanggit mo tungkol sa South China Sea, maaaring hindi natin gini-give up, pero kung hindi rin naman natin pinaninindigan, baka magkalimutan that in the end, mapabayaan natin yung issue ito. So, iniwala ako sa ating Pangulo na hindi naman niya papabayaan ang teritorya natin at dapat natin isaisip palagi the interest of the Filipino nation. Alright. Professor Dindo Manhit, political analyst, maraming salamat sir. Magandang umaga. Mabuhay po kayo, Prof. Salamat. Si Professor Dindo Manhit, si political analyst na nagsabi, maganda ho yan, at least may closure na, di ba? Finally, yung gobyerno na nagmamayabang-mayabangan dati, hindi itong administrasyon ngayon ha, ayaw mag-sorry. Bakit ako magsasorry? May mga implication daw, meron daw, ika nga may risk back daw dyan pag nag-sorry. Ano masama naman pag susorry?
humingi ng kapatawaran. Ikaw kaya pag namatayan ka, namatay yung ay, wala ka namang anak, wala ka rin asawa, okay, ikaw na lang namatay. Namatay ka sa abroad dahil sa kababayan ng gobyerno doon. Oh, nangyari, katangahan ng mga polis. Kuna, naglalakad-lakad ka, nakanganga. Palakad-lakad ka dyan sa ibang bansa. Hindi, nakanganga ko na, natulo ang laway mo. Oh, bigla nga, nasagasaan ka. Yes, kasalanan ng driver na barumbado pala. Ah, hindi mag-sorry ngayon yung bansa na yun. Hindi ba magagalit ang mga kapatid mo? Pero kung sasabihin, we're sorry for... Nasagasaan po namin itong kapatid ninyo lalaki na naging isang lalaki. O di medyo mapapanatag ang kalooban ng mga kaanak mo. Ikaw talaga. So smile, sasabihin mo pa na may mga repercussion. Kita mo, how hard is it, Mayan? Na sasabihin mo, we apologize. Ha? Hindi ka naman maglulumhod doon. Magsasabi ka lang, we were sorry. E totoo naman. Nagkaroon kasi ng kapabayaan. Alam nyo, nandoon ho ako eh. Ang daming instances na pwedeng patayin ng SWAT yung suspect. Eh, hindi naman tinted ho yung bintana ng umaga pa lang. Kitang-kita na pag ganun-ganun ng baril yung suspect ho doon. Bukas na bukas ho. Sus Mario Josep, bandang alas dos ng hapon. Wala pa siyang hawak ng mga hostage sa liig. Papasigaw-sigaw pa siya sa mga media. Hoy, hali kayo. Sus Mario Josep, pwedeng itumba na ng SWAT yun. Ano ba namang sistema? Ewan ko, inabot ng gabi. Nung gabi na, sabi nung kulukoy na namatay, eh bakit napakadaming ilaw na nakatutok sa akin, mga pula? O, ano yung ginawa niya? Nirat-rat niya yung mga hostage doon. Bago na nirat-rat din yung bao niya. Talahati na lang ng mukha niya natira. Pero nung hapon, pwede naman kasi barilin yun, pwede naman patayin. Umabot pa sa ganong sistema. Diyos ko po. Pati ako, natawag pa sa Senate Inquiry. Wala namang kinalaman. Nagko-cover. Bakit ako nangyelam? Hindi naman ako nangyelam. Nagre-report ako. Tinawag ako ni Buwang. Halika nga rito, Erwin. E magkakilala kami. Alam ka ba, sabi ko, hindi po. Ayoko po. Natawag to. Nangyelam daw ako. Hindi naman ako nung nangyelam noon. At tapos yung pangulo natin na kumakain ho ng pancit doon sa may Chinese restaurant at kumakain ng alimango, naghihimay ng alimango habang nakikinig sa radyo. Ayun, nagsabi ng informante ko. Kasama niya sila Maroha, sila Butch Abad. Ay, di pa si Maroha, si Robredo. Si Secretary Robredo, yung maang Robredo ang pumunta doon. Naka-t-shirt nga lang. Si Pinoy nagkakain, nagsusundot ng... ng alimango, ng paan alimango at kumakain ka, sinusilip-sip yung mga taba, yung mga aligi ng alimango. At umiinom ng Coca-Cola, ba pinapanood sa TV live. Buisit. Ay, naku bayan. Iyon ang siste. Eh, kaya ayaw niya mag-sorry. Ay, Panginoon ko. Ay, talaga naman. Anyway, aha. Okay, ready na ba? Ready? Wala ba? Alas 26 ng umaga, kung hindi pa ready, sandali lang sa lumi, ha? Tayo ay ready na. O, nasa linya na ng aming telepono. Itong aming suke din, si Senador J.B. Ejercito ng San Juan. Senator J.B., good morning, sir. Yes, Erwin, good morning, sir. Maganda umaga po. Apo, live na live po tayo sa aming pong dito po sa radyo, sa Radyo Pilipinas at the same time dito po sa Facebook accounts po ng PCOO and then itong Facebook natin. At Sen, reaction nyo lamang po na after 8 years, finally, ha, itong Pangulo na ito humingi ng kapatawaran sa nangyari doong hostage sa crisis ng panahon ng ibang administrasyon naman na Senador. What is your reaction on this, sir? Well, alam mo, minsan, Erwin, yung pride, pag palagi natin pinaiiral ang pride, wala hong mangyayari. No? Mm. Kaya lang maganda kay Pangulo Duterte na dahil yung Hong Kong hostage crisis na kung saan napatay ang 14 yata, no? 14 ba yung turista? Mm-hmm. Eh talagang mali ang ating handling doon eh. Talagang kasalanan po natin. At saka, ang hindi ko pa matanggap ng mga taga-Hong Kong, sir,
Yung ama ninyo ang ginawang representative ng gobyerno Aquino na pumunta doon. Si Papa ninyo nag-sorry na hindi na siyang Pangulo. Ha? Si Manila Mayor, yung tatay ho ninyo humingi ng sorry on behalf of the government. Siguro, okay din naman ho yun na may dating Pangulo. Pero yung Pangulo mismo ayaw mag-sorry. Ngayon, it took another president na incumbent ang nag-sorry, nag-apologize sa kasalanan naman ng ibang administrasyon na senador. Well, yun na nga, no, tama ka dyan, Erwin. No? At least, medyo kahit papano, nung pumunta si Mayor Erap doon at nag-apologize on behalf of the city government of Manila kung saan nangyari ang nangyari. At kahit papano, medyo na lumamig ng konti. Dahil at that time, Erwin, alam mo na nakwento ko, kasi alam mo, yung misis ko, nagtatrabaho din sa Hong Kong noong time na yun. Kasi Cathay Pacific, nagtatrabaho sa Cathay, kaya madalas kami roon. Nakikwento sa amin ng mga Pilipino, talagang at that time, very hostile yung mga Hong Kong sa mga Pilipino, no? Talagang inaaway sila, minsan sa taxi lang. Sumakay ka, galit na galit sa'yo, no? So at least medyo humupa noon. Kaya lang, syempre, ang ipaparel kapag yung incumbent president na Pangulo sana ang humingi ng tawad, dahil kumbaga parang ito yung official, eh. No? Kaya lang, talagang hanggang sa huli, talagang nagpatigas din si Pangulong Aquino. Hanggang ngayon, nasabi niya, hindi talaga siya humingi ng tawad. Jesus Maria Joseph, Diyos ko po naman talaga naman. Oo, talagang masakit sa ulo ito. So, do you think, sir, ika nga, aayos na kaya? Aayos na, magaganda na ang tingin ng mga Hong Kong nationals sa atin? Do you think napawi sa pag-apologize ng Pangulo Duterte, napawi yung galit ng mga kaanak ng mga namatayan, Sen? Well, malaking bagay, no? Napakalaking bagay na especially si Pangulong Duterte na siya po ang incumbent president. At alam naman na iba, ang tingin kay Pangulong Duterte, talagang strong man yan. And for him to do that gesture ay talagang it's a show of humility on the part of our leader. So, sa tingin ko, malaking bagay yan. Although medyo nakatulong na yung umpisa, yung kay Mayor Erap doon, medyo lumamig-lamig ng konti sila. Pero ito siguro ay talagang clincher na talagang at least meron tayong kumbaga remorse sa nangyari, no? Talagang inamin na talagang nagalamang bungle the operation na yun, eh. Talagang nakakahiya, no? Na si Mayor limang incumbent yata, no? Kung di ako nagkakamali, sa halip na siya po ang mag-take charge, iniwanan at kumain sa Emerald. Kung niyo maalala. May pagkakamali. Naalala ko lang ngayon na gano'n na nangyari. Kasi kung ikaw ang chief executive, dapat habang may crisis, hindi mo talagang iiwanan. Alam mo, sir, yung style ng liderato ng Pangulo ngayon tsaka style ng liderato ng tatay ninyo, iba talaga pala pag ang Pangulo mo ay may yagbols. Ano? At dalawa ang yagbols kaysa sa isa. Pag yung isa kasi, mahirap, alanganin. Makikita mo, may paninidigan. Yung legacy ng tatay mo, siya lang yung Pangulo na binomba yung kampo ng MILF. Tanda-tanda ko ho yun. Ano ba kahit ano sabihin nila, no, Arwin, itong mga yung mga self-righteous na mga hater ni Pangulo Duterte, hater ni Pangulo Erap. At ito may right or wrong, may political will. Tama. Kung di baling magalit sa akin, pero kung sabihin ko ito ang tamang gawin, exactly, ay aking gagawin. Si di Presidente Di Hong, talagang kahit na unpopular, willing siya gawin kasi yun ang tamang action. Dahil sabi niya, kung patuloy na tayo mamumulitika, magpapapogi, walang mangyayari sa ating bansa. Talagang willing to bite the bullet, ika nga, itong si Pangulong Di Hong. Kaya, saludo ko sa ginawa niya na ikuntik humility and pagiging very humble, no, yung kanyang gesture na siya mismo ang humingi ng tawad doon sa nangyaring hostage incident sa Luneta. Maraming salamat po, Senator JV Ejercito. Magandang umaga, mabuhay po kayo, Sen. Salamat din, mabuhay. Thank you po. Yun na nga, tingnan mo, ha? Lahat po nagsasabi humility, pagpapakumbaba. Hindi po lahat ng tao meron po noon, ha? And it takes something. Kailangan mo po ng tapang para magpakumbaba. It doesn't mean to say na marunong ka magpakumbaba, duwag ka. Yung karamihan pa nga na marunong magpakumbaba, yung magaling, yung sasaludo ka. Yung mga matatapang, yung mga brusko, mga berdugo na marunong magpakumbaba, yun ang bihira ka makakita noon. Pero nakita natin sa mamang ito ngayon, na nakaupo ngayon. Yan ang dahilan, bayan.
Eh kaya yung rating niya doon sa mga dilawan, may makinig kayo mga tugok at umbok. Eh puro kayo sinasabi dapat i-impeach yan. Hindi nga mai-impeach eh. Oh, 2 years na hindi bumababa ang rating. Yung pangulo ninyong Pinoy, bumagsak na yung rating from very good, satisfactory na lang. Kumbaga sa grade 90, eh nasa 75 na lang. Itong pangulo ngayon, tuloy-tuloy, very good, very good. 2 taon na. Kasi nakikita ng taong bayan, he walks the talk, ika nga. Yung sinasabi niya, kaya niyang panindigan, ginagawa. Kaya hindi bababa ang rating ng tao na yan. And if he keeps on doing that, yung mga pangako niya, gagawin niya, eh lalong mamahalin ng tao. O kagaya nito, additional, plus point na naman ito. Hindi ito pogi point, ha? Plus point ho ito. Ang paghingi ng kapatawaran na kasalanan ng iba. Nakatangahan ng gobyerno ng Ada Aquino ang humingi ng kapatawaran, ang Duterte. Biro mo, inako ang kapalpakan ng iba. Sinabing, we are sorry. Padamay ka rin doon, damay ako. Kasama na si Engineer Melchor, Engineer Mariscotes, si Aiko, si Kevin, si Kit, si Miko, si Salome, si Ivy. Kasama tayo doon. Sinabi niya, on behalf of the Filipino people, lahat tayo. Anong hirap doon? Ay yung buwang na dating Pangulo, eh kasi may mga komplikasyon dyan, hindi tayo magsusorry. Ano? Sus Marisip, kita mo yan? Kaya hindi talaga bababa ang rating ng tao na yan. Dahil lalong may mga ginagawa siya na napapabilib ang ordinaryong mamayan. Kita mo sa survey kung yung hindi po nagbabasa ng mga dyaryo, radyo, telebisyon na ako nakikinig dahil busy. Na-maintain po yung tiwala ng sambayanan, lalo na po doon sa Class A. Mga mayayaman ho yan. Mga Subel, mga Lusyutan, mga Pangilinan, mga Mega World, mga sumaludo, Class A sa mga A bracket. Yung mga BC, mga professional, mga doktor, mga nurses, saludo, tiwala, patuloy ang pagtiwala. Class A, tayo yon, mga middle class. Oh. Saludo, tiwala, tuloy-tuloy. Hanggang sa Class D, medyo mahirap. Mga taxi driver, mga bus driver, mga waiter. Saludo. Yung ilang ang medyo bumaba. Dahil yung mga hindi na makakain. Eh talagang hindi na makabasa ng dyaryo. Bumaba ng bahagya. Pero yung Class A, B, C, D. Saan ka makikita? Kay Pinoy, Diyos ko pong pineapple bayan. Mga ganitong panahon, yung CDE, buisit na sa kanya. Yung Class A na lang natutuwa. Oh, nung ganito, 2012, nagwawardi na yung sambayanan. Banat na, halos maputol na yung litid ko sa kasisigaw doon sa kabilang radyo pa. Sa radyo 6. Oh, 6, 5 pala. Oh. Diyos Mariusep, galit na galit na sambayanan. Wala na, pabagsak na yung rating ng pangulo ninyo. Mga dilawan, makinig kayo. Nilagay niyo sa kukote ninyo. Itong mama, tuloy-tuloy, biro mo, Class ABC, nahakot niya. Eh, kumbaga sa kuwan, parang MVP, lahat ng award. Sa mga mayayaman, sa mga profesional, sa mga middle class, kagaya natin, sa mga below middle class, aprobado sa kanila. Mariyon daw, sasabihin niyo, sibakin. Paano masisibak? Sino susuporta? Walang susuporta. Oh, sinubukan naman ninyo, magtapatan na tayo. O, di ba? Ilang beses na ninyo sinubukan na aus Duterte, aus Duterte. May nangyari ba? Walang pumunta, nilangaw kayo. Oh. Tanggapin nyo na naman sa club na katotohanan na yung mama, may 4 na taon pa dyan. Oh. Eh, paano pag ang napalit pa yung gusto niya? Ang Bongbong Marcos, itapos na ang bundo. Magpakamatay na lang kayong lahat ng mga kontra. Eh, ganun na nga eh. Kasi ang plano pala nila, alam mo, may kausap ako kagabi, na tiga liberal kay kaso kaibigan ko, alam ka ba naman na awayin ko dahil liberal siya yung panin, nagdi-discussion kami. Ang plano daw kasi after ni Pinoy si Marohas, ang plano nila ay hahawakan daw nila itong ating bayan ng 18 taon from 2010 tapos 2022
plus to hanggang 2028. 18 years nilang hahawakan. Ang plano, Pinoy, Rojas, Robredo. Yun ang plano ng liberal. Ena udlot. Hindi nila alam na taranta. Ayan, dami mo nilang kakatarantaduhan. Yun ang plano eh. Pinoy, pagkatapos Rojas, pagkatapos Robredo. 18 anyos nila, Diyos ko pong pineapple pa. Talagang marunong a Diyos at hindi natutulog. Buhay na buhay ang Panginoon Diyos at hindi pumayag.